Maligayang pagbabalik mga kasolid, Inoue fight Casado na agad, Casimiro undercard sa laban ni Naoya. Japan Boxing Commission gumawa ng milagro, Casimiro humingi ng tulong kay Sean Gibbons. Floyd Mayweather Jr. Wala pa rin tiwala sa Japanese monster, yan ang ating pag-uusapan mga kasolid. Para sa ating unang balita mga kasolid, Golden Boy Promotion, Oscar De La Hoya dismayado sa kanyang alagang si Ryan Garcia. Ayon nga kay Oscar ay pabago-bago daw ng desisyon itong si King Ryan Garcia. Nakapag-negosasyon na daw siya sa kampo nitong si Bill Haney dahil ito ang gustong laban ni Ryan Garcia. Pero bigla na namang nagbago ang isip. Sa kasalukuyan nga daw ang gustong laban ni Ryan Garcia ay ang laban kontra dito kay Rolly Romero. At tila nga hindi muna makakakuha ng rematch itong si Ismael Barroso dito kay Romero dahil tinatarget na nga ito ni Ryan na King Garcia. Banat pa nga nitong si Oscar De La Hoya, tila na impluensyahan daw nitong si Floyd Mayweather Jr. ang kanyang alagang si Garcia dahil palagi nga daw itong magkasama. Pabor naman itong si Rolly Romero sa bakbakang ito mga kasolid dahil sa laki ng kikitain. Ang problema nga lang mga kasolid, baka tuloyan ang tumanda itong si Barroso bago makuha ang rematch dito kay Rolly Romero. Speaking of Floyd Mayweather Jr., wala pa rin tiwala dito sa Japanese monster na si Naoya Inoue bagamat ito na nga ang tinanghala na Fighter of the Year. Banat nga nitong si Floyd Mayweather Jr., mas naniniwala nga daw siyang dapat itong si Terence Crawford ang Fighter of the Year na kahit nga daw isang beses lang lumaban itong si Crawford sa taong 2023 pero ang tinalo naman daw nito ay isang unified at kabilang ng pound for pound. At muli na namang binanata ni Mayweather itong Japanese monster na si Naoya Inoue. Bakit daw hindi lumalabas sa bansang Japan? Dapat nga daw ay lumaban na ito sa bansang Amerika. At para nga daw sa kanya ay mas magagaling pa nga daw ang mga boksingero nga si Gervonta Tank Davis at King Ryan Garcia kaysa dito sa tinaguriang Japanese monster na si Naoya Inoue. Marami naman ang nagulat maging ang mga boxing fans sa nilabas na balita dahil ang laban nga nitong si Naoya Inoue Japanese monster ay kasado na kontra nga dito sa Mexican bad boy na si Luis Pantera Neri. Banat nga nitong si Floyd Mayweather at ng mga boxing fans bakit sa bansang Japan pa rin ang gaganapin ang laban nitong si Naoya Inoue at Neri samantalang ban for life itong si Luis Neri sa bansang Japan. Tila nagkaroon nga daw ng mekus-mekus dito sa Japan Boxing Commission. Naoya Inoue and Luis Neri have agreed to a deal for a May fight in Tokyo for Inoue's undisputed junior featherweight championship. Neri is banned for life from fighting in Japan for missing weight and doping violation but it's not expected to be an issue. Naban nga itong si Neri sa laban niya dito kay Yamanaka pero pagdating sa laban naman dito kay Naoya Inoue, kila nawala agad ang pagkabana itong si Luis Pantera Neri at tuloy ang bakbakan sa bansang Japan. Matindi talaga ang impluensya nitong si Naoya Inoue sa Japan Boxing Commission. Kaya kailangang pagbutihing mabuti ni Memo Heredia ang laban at paghahanda ng kanyang alagang si Luis Pantera Neri. Signed, sealed, deliver, announcement soon, Inoue Neri, Team Neri, Sandberg Boxing, Viva Promotion, Knuckleheads, Memo Time. Pero marami ang nagsasabing easy fight lang daw ito kay Japanese Master Naoya Inoue kahit turuan pa raw ito ng ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Na kamakailan lamang ay nagsabing tuturuan ng personal itong si Luis Pantera Neri. Pero matinding banat ng mga boxing fans, baka daw tuturuan ni Pacquiao para matalo itong si Neri dahil alam daw naman natin tinuruan din daw nito si Marlon the Nightmare Tapales pero wala rin nagawa bagsak sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Isa pa nga dyan mga kasolid ay alam naman natin paborito ni Pacquiao itong Japanese monster na si Naoya Inoue. Ano kaya magiging reaksyon ng Casimiro Brothers dito sa mga sinabi ni Manny Pacquiao na tutulungan si Neri upang talunin na itong si Naoya Inoue? Sa kabilang balita naman mga kasolid dahil kasado na nga ang bakbakan sa pagitan ni Naoya Inoue at ng Mexican bad boy na si Luis Pantera Neri. At ito nga daw ay gaganapin sa Tokyo, Japan ngayong buwan ng Mayo.
At gagawin niya doon lahat ng paraan nitong si Manny Pacman Pacquiao upang talunin na nitong si Luis Pantera Neri ang Japanese monster na si Naoya Inoue. Dahil nga sa balitang yan mga kasolid ay napapabalita rin ang laban ng ating pangbatong si Janel Cuadrolas Casimiro ay magiging undercard sa bakbakang Naoya Inoue at Luis Pantera Neri. Ibig sabihin, mahaba-haba pa ang panahon ng paghahanda ng ating pangbatong si Angas ng Pinas. Patungkol naman sa makakalaban ng ating pangbato, kasado na rin at hinihintay na lang ang announcement ng Japanese promoter. Matunog nga dyan mga kasolid ang laban ni Alas kontra TJ Doheny, isa sa mga alaga nitong si Sean Gibbons. At para naman sa ating huling balita mga kasolid, alaga nga at alalay nitong si Mr. Sean na si Mr. SB muling bumanat dito sa Casimiro Brothers. Matindi nga ang ginamang banat nitong alalay ni Gibbons dito kay Kuya Lods Jason na Casimiro matapos ilabas nitong alalay ni Gibbons ang mensahe ni Mr. Sean kay Jason Casimiro gamitin daw ang utak. Naglabas pa nga ng litrato na tila nabugbog nga itong si Jason Casimiro. Pati ang mensahe nitong si Jason ng paghingi ng tulong dito kay Mr. Sean ang MP President. Pero kahit anong gawin pa nitong MP promotion dito sa Casimiro Brothers at dito kay Janel Cuadrolas Casimiro, malabo na talaga itong bumalik sa kampo ng MP promotion. Ano sa palagay niyo mga kasolid? Isang malupitang komento naman dyan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panunood. Isang like naman dyan. At sa mga bagong matupadaan sa ating munting channel, pasubscribe na rin. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Bra!